Noong 1970, ang isang dating military man at manggagawa ng susi na si Roger Rojas ay ang nakatagpo ng Yamashita Treasure malapit sa Baguio General Hospital matapos ang 7 buwan ng paghahanap niya rito. Sa pasimula, si Rojas at ang kanyang mga kasamahan ay nakakita ng bayonet, samurai sword at iba pang artifacts sa lugar na ito. Ipinagpatuloy nila ang paghukay sa tunnel sa pag-asang sila ay makakatagpo ng higit pa dito at hindi sila nabigo. Noong January 23, 1971 ay natagpuan nila ang mga gold coins, iba't ibang mga mamahaling alahas, mga gold bars at isang golden Buddha na naglalaman ng mga diamonds. Makalipas ang ilang linggo, ay napagdesisyonan ni Rojas na ibenta ang Golden Buddha upang makalikom ng pondo upang ipagpatuloy ang kanyang ekspedisyon at makuha ang ilan pang natitirang mga kayamanan sa lugar. Sinubukang i-report ni Rojas kay dating presidenteng Ferdinand Marcos ang patungkol sa mga kayamanan na kanyang natagpuan, ngunit hindi niya ito makontakt, kung kaya't ibinenta na lamang ni Rojas ang 7 sa 24 na gold bars at hinanapan ng buyer ang estatwa ni Buddha. Si Kenneth Chisholm, ang representative ng isang prospective buyer ng Buddha, ay ang nakatuklas na gawa sa solid 22 karat gold ang Buddha na natagpuan ni Rojas. Nakarating ang mga balitang ito kay Ferdinand Marcos kung kaya't kinumpiska ang mga kayamanan na natagpuan ni Rojas at ginamit ito upang palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumanaw si Rojas noong 1993 at kasabay nito ay ang pagsasabi ng mga historians na ang Golden Buddha na natagpuan ni Rojas ay isang malaking kasinungalingan. Ano ang katotohanan sa likod ng Yamashita Treasure? Kung iyong iisipin, nang matapos ang World War II at nang magsimula ang Marcos era, ay nagsimula ang paghahanap sa Yamashita Treasure. Maging ang dating president na si Ferdinand Marcos ay gumawa ng batas upang gawing legal ang paghahanap sa kayamanang ito noong mga panahong iyon, kung kaya't maraming mga treasure hunters at mga investors ang naging interesado na pumunta sa Pilipinas at hanapin ang kayamanang ito. May ilang naging matagumpay at nakatagpo ng ilang mga gold bars na nakabaon sa lupa at nakatago sa mga kuweba, samantalang iba naman ay walang natagpuan. Para sa ilan, maaring isang strategy lamang ang pagkakalat ng balita patungkol sa Yamashita Treasure upang pumunta ang mga treasure hunters at mga investors sa Pilipinas upang hanapin ito. Marami pa rin ang sumusubok na hanapin ang natatagong Yamashita Treasure hanggang ngayon. Sa katunayan, noong June 2, 2018, ay may mga nahuling Japanese dito sa Pilipinas dahil sa paghuhukay nila sa isang isla sa Capones sa kanilang pagsubok na hanapin ang Yamashita Treasure. Ang History Channel ay nagpalabas ng bagong series noong March 2019 na pinamagatang Lost Gold of World War II, kung saan ay i-feature ang mga treasure hunters na pumupunta sa Pilipinas upang hanapin ang Yamashita Treasure. Noong 1970, ang isang dating military man at manggagawa ng susi na si Roger Rojas ay ang nakatagpo ng Yamashita Treasure malapit sa Baguio General Hospital matapos ang 7 buwan ng paghahanap niya rito. Sa pasimula, si Rojas at ang kanyang mga kasamahan ay nakakita ng bayonet, samurai sword at iba pang artifacts sa lugar na ito. Ipinagpatuloy nila ang paghukay sa tunnel sa pag-asang sila ay makakatagpo ng higit pa dito at hindi sila nabigo. Noong January 23, 1971, ay natagpuan nila ang mga gold coins, iba't ibang mga mamahaling alahas, mga gold bars, at isang golden Buddha na naglalaman ng mga diamonds. Makalipas ang ilang linggo, ay napagdesisyonan ni Rojas na ibenta ang golden Buddha
upang makalikom ng pondo upang ipagpatuloy ang kanyang ekspedisyon at makuha ang ilan pang natitirang mga kayamanan sa lugar. Sinubukang i-report ni Rojas kay dating presidenteng Ferdinand Marcos ang patungkol sa mga kayamanan na kanyang natagpuan, ngunit hindi niya ito makontakt, kung kaya't ibinenta na lamang ni Rojas ang 7 sa 24 na gold bars at hinanapan ng buyer ang estatwa ni Buddha. Si Kenneth Chisholm, ang representative ng isang prospective buyer ng Buddha, ay ang nakatuklas na gawa sa solid 22 karat gold ang Buddha na natagpuan ni Rojas. Nakarating ang mga balitang ito kay Ferdinand Marcos kung kaya't kinumpiska ang mga kayamanan na natagpuan ni Rojas at ginamit ito upang palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumanaw si Rojas noong 1993 at kasabay nito ay ang pagsasabi ng mga historians na ang Golden Buddha na natagpuan ni Rojas ay isang malaking kasinungalingan. Ano ang katotohanan sa likod ng Yamashita Treasure? Kung iyong iisipin, nang matapos ang World War II at nang magsimula ang Marcos era, ay nagsimula ang paghahanap sa Yamashita Treasure. Maging ang dating president na si Ferdinand Marcos ay gumawa ng batas upang gawing legal ang paghahanap sa kayamanang ito noong mga panahong iyon, kung kaya't maraming mga treasure hunters at mga investors ang naging interesado na pumunta sa Pilipinas at hanapin ang kayamanang ito. May ilang naging matagumpay at nakatagpo ng ilang mga gold bars na nakabaon sa lupa at nakatago sa mga kuweba, samantalang ang iba naman ay walang natagpuan. Para sa ilan, maaring isang strategy lamang ang pagkakalat ng balita patungkol sa Yamashita Treasure upang pumunta ang mga treasure hunters at mga investors sa Pilipinas upang hanapin ito. Marami pa rin ang sumusubok na hanapin ang natatagong Yamashita Treasure hanggang ngayon. Sa katunayan, noong June 2, 2018, ay may mga nahuling Japanese dito sa Pilipinas dahil sa paghuhukay nila sa isang isla sa Capones sa kanilang pagsubok na hanapin ang Yamashita Treasure. Ang History Channel ay nagpalabas ng bagong series noong March 2019 na pinamagatang Lost Gold of World War II, kung saan ay ifeature ang mga treasure hunters na pumupunta sa Pilipinas upang hanapin ang Yamashita Treasure.